hindi man naglandfall sa kalupaan si Bagyong Bising, ramdam na ramdam pa rin ito sa iba't ibang parte ng Samar at Leyte. Dahil sa patuloy na pag-ulan, nakakaranas ngayon ng mga pagbaha lalong-lalo na sa probinsya ng Samar. Mga taga Samar at Leyte, laban lang po tayo. Talagang ang Diyos ay may purpose kung bakit ganito at ganyan nangyayari sa ating lugar dito sa Samar at Leyte. At alam po natin lahat, unang-una, God talaga may plano ang Diyos sa ating buhay. Tayo rin magtiwala lagi sa Kanya at tayo'y manalangin at tayo po huwag tayong mawala ng pag-asa. Alam natin ang ating Diyos na nasa taas, si Panginoong Hesukristo, ay siya po ang ating tanging pag-asa. Wala na tayong ibang malaking pag-asa kundi ang tanging Diyos lamang. So ayan po, mga taga katulad kong Samar, Leyte, laban lang po tayo. Pahit-pahit. Marami nang dumaan ng mga bagyo, marami nang dumaan ng iba't ibang unos sa ating lugar. Patuloy pa rin tayong tatayo at lalaban at naniniwala po tayo na hindi po tayo lahat, hindi po tayo pababayaan ni God. God's love us. God's love us. Mahal tayo ng ating Panginoon. Talagang hindi tayo pababayaan. Ganito man nangyayari sa bawat lugar natin, andun pa rin yung pangako ng Diyos, na nanatili pa rin ang pangako ng Diyos. Siguro, ganito lang siguro nangyayari dahil nakikita ng Diyos na baka alam natin na napapalayo na tayo sa Kanya, o di kaya alam natin na minsan nawawala na tayo minsan ng landas, minsan hindi na natin siya nauuna natin yung ating mga buhay dito sa lupa, nauuna natin mga bagay-bagay, pero tandaan po natin, unahin po natin lagi ang Diyos. Lagi po tayong tumawag sa Kanya, lagi po tayong makipag-usap sa Kanya. And kapatid, I just want to encourage us to sharing the gospel. God loves you. Mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. May purpose lang si God. Nagpapaalala lang si God sa atin. So, ayan po. And still blessed. Keep safe. And we love you. We love you so much. God bless.